Ang Pangasinan Five Star Bus Company Incorporated o simpleng kilala bilang Five Star. Ang Five Star ay isa sa pinakamalaking kumpanya ng bus sa Pilipinas. Naghahatid ito ng mga ruta pangunahin sa mga lalawigan ng Pangasinan, Nueva Ecija, Tarlac, Nueva Vizcaya, Quirino, Isabela at Cagayan. Dahil kinuha ang pamamahala sa hindi bababa sa tatlong kumpanya ng bus na kinabibilangan ng Bataan Transit, First North Luzon Transit at ang 2010 Luzon Cesco Transport. Ang Five Star ay naging isa sa pinakamatagumpay ng mga kumpanya ng bus sa Pilipinas. Kasama na rin ang mga kapatid nitong kumpanya, ang Bataan Transit, Victory Liner, First North Luzon Transit, Luzon Cesco Transport at Bicol Isarog Transport na naglalagay ng mga patutunguhang biyahe sa Luzon at Visayas. Ang Five Star ay tinatag noong 1983 sa Metro Maynila. Nagsimula ito bilang isang firm ng operasyon sa lungsod na gumagamit ng mga ordinaryong pamasahin ng bus. Ang pangunahing kapatid na kumpanya ng Victory Liner ay itong Five Star Bus. Ang Five Star Bus Company ay lumago noong dekada 90. Nagsimula sila sa operasyon sa Dagupan pagkatapos pinalawak ang mga ruta nito sa Kabanatuan, San Antonio Tarlac City Agno, Alaminos, Anda, Bulinaw, San Carlos Tayong, Santiago, Madela, Tugigaraw at Sulano, Nueva Vizcaya. Nangyari na pinalawak ang operasyon ng Five Star Bus matapos ang pagsasara ng Pangasinan Transport Corporation na kilala rin bilang Pantranco North Express Incorporated. Nang maitatag ang Bataan Transit Corporation Incorporated, pagkalipas ng ilang taon ay naging una na ang Five Star Bus Company at ngayon ang Bataan Transit ay gumagamit ng ilang terminal ng Five Star at bilang pangunahing terminal sa Cubao. Katulad din ang nangyari sa First North Luzon Transit at sa Luzon Cesco Transport, gumagamit ng ilang mga terminal ang Five Star. Inuulit ko, kasama sa alyansa ng Five Star ang Victory Liner, Bataan Transit, First North Luzon Transit at Luzon Cesco Transport. Ang First North Luzon Transit ay talagang hindi ito ang unang pagbiyahe nila sa Hilagang Luzon na ito ay dating Royal Eagle dahil na rin sa pamamahala ng Five Star nito. Nakuha nila ang pangalan. Ang Luzon Cesco Transport Corporation Incorporated, ang mga ruta nito ay ang mga sumusunod. Gimba, Nueva Ecija. Talugtog, Nueva Ecija. San Fabian, Pangasinan. Ang biyahe nito ay sa pamamagitan ng Manawag, Pangasinan at Santa Cruz, Zambales. At lahat ng biyaheng ito ay mula sa Five Star Management. Para sa mga pasahero ng Pangasinan na Tarlac, ang pangunahing hintuan ay maaring sa Cesta Travel Gate Bus Stop sa Tarlac City at Carmen sa SM City Rosales Transport Terminal, Rosales, Pangasinan. Pinapayagan ding bumaba ang mga pasahero sa Dau Bus Terminal, Mabalacat, Pampanga. Ngunit para lamang ito sa mga ordinaryong pamasahin ng bus at Marquee Bus Terminal sa Angeles, Pampanga, ito'y para lamang sa mga naka-aircondition na bus lamang. Noong 2010, ang Luzon Cesco Transport Company Incorporated, isang bagong kumpanya ng bus na nagsimula maglingkod sa mga ruta mula sa Cubao hanggang sa Cabanatuan City, Nueva Ecija, ito'y sa pamamahala ng Five Star Bus. Taong 2012, nag-install ang Five Star ng mga router ng Wi-Fi na pinapagana ng isang kilalang broadband dito sa ating bansa. Ang mga Wi-Fi ay kinabit sa mga piling aircon unit upang magbigay ng libreng internet para sa mga pasahero. Noong 2013, nag-alok ang Five Star ng mga deluxe bus na magagamit lamang sa paglalakbay mo sa Dagupan. Noong 2014, ipinahayag ng Five Star ang kanilang isa pang linya ng operasyon sa Cagayan Valley Line. Ito ay dahil sa mahabang suspensyon ng GV Florida. Taong 2017, ipinakilala ng Five Star ang ruta ng Cubao Tarlac City gamit ang mga naka-aircondition na mga bus. Noong namang 2019, binigyan ng LTFRB ang Five Star ng isang ruta sa prangkisa sa paglalakbay sa Sulano, Nueva Vizcaya hanggang sa Avenida Maynila na may kabuuang 20 na mga unit ng bus. Noong 2020, dahil sa pandemikong COVID-19, pansamantalang sinuspinde ng pamahalaan ang pagpapatakbo ng mass transport system kabilang ang mga bus na panlalawigan at pinagbawalan din ang bus na pumasok sa Metro Maynila. Dahil sa hindi inaasahang pangyayari patungkol sa pandemyang kinakaharap natin, nagbukas ang kumpanya ng bus na isa pang bagong pansamantalang ruta ng mga sumusunod. Moncada Tarlac hanggang Maykawayan Bulacan via Concepcion Tarlac at SCTEX Cabanatuan Nueva Ecija hanggang Maykawayan Bulacan via SCTEX Dagupan Pangasinan hanggang Tayog Pangasinan Dagupan
Pangasinan hanggang Rosales at Pangasinan via Bayambang Pangasinan. Ang 5 Star ay nagsimula ito noong 1983. Nagsimula sila maglingkod sa mga ruta ng Dagupan Pangasinan gamit ang mga ordinaryong bus na pamasahe. At kalaunan nga ay lumawak ang mga ruta nila sa iba't ibang lugar tulad ng Nueva Ecija, Isabela, Cagayan at Nueva Vizcaya. Ang punong tanggapan ng 5 Star ay sa Pasay na isa rin sa pinakamalaking terminal meron ang 5 Star. Ang Cubao Terminal ito ay sa lungsod ng Quezon at ito ay sapat na malaki na ginagamit ito ang tatlong kumpanya ng bus, 5 Star, Bataan Transit at Luzon Cesco Transport. Marami din ang terminal ng 5 Star katulad na lang ng Avenida Maynila na may biyahe sa Dagupan, San Carlos Pangasinan at Cagayan Valley na Santiago at Sulano lamang ang biyahe nito. Meron din silang terminal sa Kabanatuan, San Antonio, Nueva Ecija, Bulinaw, Alaminos at iba pa. Ang ruta ng destinasyon sa bus na ito ay sa Metro Maynila, Central Luzon at Northern Luzon. Hindi nga may kakaila kung bakit ang 5 Star ay sinasabing isa sa pinakamalaki kumpanya ng bus na nag-ooperate dito sa ating bansa. Sa dami ng alyansa niya at mga sakop na ruta para sa pagbiyahe. Tunay ngang naibibigay nila ng maayos na serbisyo para sa ating lahat. Ang pamamahala ng isang kumpanya ay hindi madali, bagkus ito siguro ay mahirap. Ang tagumpay ng kalang kumpanya sa larangan na ito ay nagpapakita lamang kung gaano sila katibay magbigay ng higit pa sa kung ano ang inaasahan ng mga taong pagsiservisyo sa transportasyon. Ang dedikasyon at mas madaling access sa pagsakay dahil may mga alyansa sila. Marami pa mga terminal. Tunay nga na ang 5 Star ay kailangang tangkilikin at ipagmalaki. At shoutout muna tayo sa lahat ng mga nag-comments. Hanggang dito na lang. At huwag kalimutan na mag-like and subscribe para palagi kang updated sa mga bagong videos na i-upload ko. Paalam!